natin na bagong ano rin, bagong adhikain, bagong kaisipan, bagong gagawin. Sarap po, no? Siguro bago nyo gawin yan, siguro mag-evaluate muna tayo for the past 365 days na lumipas. Ano ba yung nangyari sa ating buhay? Diba? If you would evaluate yourself right now and try to raise yourself from 1 to 10, especially in the area of the spirituality of your faith, tanong ko sa inyo, nag-level up ba ang faith ninyo kay Lord? Amen. Remember, God is the God of increase, no? Masaya ang Diyos na ini-increase niya ang kanyang mga anak. Gusto ng Panginoon na nakakamtan natin yung kanyang mga pangako sa ating buhay. In order for us to do that, we need to be level up in our faith. So, sa mga oras ito, ay gusto kong idako yung ating pagbasa sa Bible sa Matthew chapter 16, verse 1, chapter 9, verse 16 and 17. Ayan. Kaya dapat this new year, we need something new. We need something new in order for us to have a new horizon. Kailangan meron tayong bagong kaisipan, bagong habit na kailangan gawin. Ako, ina-evaluate ko sarili ko, sabi ko, Lord, nasa na ba ako ngayon? Sabi ni Lord, nasa Korea. Di ba? All I mean is, I try to evaluate myself in terms of, number one, yung sarili ko talaga, yung pagkatawag sa Panginoon, Lord, nasa na ba ako dito? Nagugulpin ko na ba yung nais mong ipagawa, especially sa specific congregation na ito? And, kung naalala niyo po yung nakaraan na ng bagong taon, no? Last Sunday of 2023, I shared to you the mission, vision, and about us of this church. So, nagkaroon na tayo ng direction, mga kapatid, and I'm glad to announce this coming third Sunday of this month, magkakaroon po tayo ng workers and leaders meeting. Kasi bakit? Bibigyan ko po ng emphasis. Ano ba yung vision, mission, and core values natin? Kasi masarap kasi, sa ating pagpunta rito, we know why we are here. Amen ba? Amen. Hindi lang yung parang nandito ka lang kasi nga parang, kailangan pastor, eh, Kristiyano ako. Eh. No, that's malabo yun. At wala rin commitment mani-develop sa'yo. Kailangan, pagka nandito kasi bakit? Alam mo yun, pinapagawa ng Diyos. You know your purpose, you know your mission, you know the how, you know the why of your faith. That's why you are here. And this coming third Sunday of this month, nakaroon po tayo ng leaders and workers. Therefore, this new year, first Sunday of this year, we need something new. Do you have something new now in your life? Matatanim mo siya siya dahil meron na. Meron ba siya? Something new. Diba? So we need something new in order for us to have a new goal and horizon this year, 2024. So let's read Matthew chapter 9, verse 16 and 17. Siya sabi doon, no one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. Neither do men pour new wine into old wine skins. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wine skin will be ruined. No, they pour new wine into new wine skin, and both are preserved. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita ngayon, Lord, at aming binasa, na magbigay po sa amin ng paalaala sa aming buhay pa ng pagkaya, magbigay sa amin, Lord, ng direksyon, refreshment ng aming kaluluwa, at sa aming Lord, sa buong taon na ito, ay patuloy ka naman paglingkuran, patuloy ka naman magbigyan ng kapurihan sa aming buhay at lumago, Panginoon, paano para tayo sa iwalay niyo po sa amin. We thank you, and we honor you, and we bless your name in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So ito po yung isang talata sa Biblia na kung saan ang Panginoon ay nagbigay po ng tawag ng metaphor o kaya figure of speech na ang mga katagang ito ay kung ating babaybayin ay mayroong kahulugan na hindi ito direkta na sinasabi. No? Kagaya na gumamit siya dito ng mga pantahe. Sino po din ang nanahe? Ayan, si ating walang form. Diba? Sino dito yung nasa garments na nagbuburda? Ayan, yan, si Makmak, di ba? Burdahan niya. So yun, so yan, si Black Star. So dito, sinasabi ng binasa natin,
na wala raw isang taong nagtatahi na kung saan ginagamit yung luma sa bago. Diba? Kasi bakit? Pag daw ganun yung ginawa ng isang tao, ang mangyayari niya, yung sira o yung butas na kung saan nandoon yung bagong tela nilagay, ang mangyayari niyan ay mas lalong masisira. Ibig sabihin, hindi siya nagiging solusyon. Diba? Lalo siya nagiging problema. Then, sabi nito, in verse 17, ganun din naman daw ang isang tao na wala naman daw isang tao na naglalagay ng isang alak doon sa tinatawag nating wineskin. Ano ba yung wineskin, Pastor? Ang wineskin po ay gawa po ito sa balat ng tupa. Ayan. So magaling po ang mga Hudyo rito, ginagawa po nila talaga, binabatan po yung buong tupa, tapos yung pinakasilid kasi niya sa miliig, yun yung kumbaga, sealed niyan para doon ilalagay yung alak. Kaya kung titignan mo yon, medyo malaki po yon, malaki po yung wineskin. Although sa internet, parang bit-bit lang yung wineskin. Pero kung totoo po, no, medyo malaki po talaga. Siguro around mga, sabihin lang, mga 5 liters or 7 liters ang capacity nun. Okay? So ngayon sabi ito, wala nang lalagay ng bagong alak doon sa lumang wineskin. Kasi bakit? Pag ito raw ay ginawa, ang mangyayari ay masisira yung wineskin o yung lalagyan ng alak. At yun natin po mga kapatid, ang alak sa kanila ay mahalaga. Hindi po yung alak natin ngayon, ha? Iba kasi yung alak noon at iba yung alak ngayon. Iba yung wine noon at iba yung wine ngayon. Yung wine na sinasabi ito ng Biblia, ito yung tatawag na a wine that goes for the heart. Yan. Meron kasi yung mga wine ngayon na mataas na rin yung tatawag ng alcohol content. Wine siya, kasi nasabi, pero mataas yung alcohol content na pag ikaw ay nakainom ng mga 3 or 5 siya, mahihilo ka. Pero yung sinasabi sa Bible, ito yung wine talaga na maganda talaga sa puso. So ngayon, pag doon nilagay yung bagong wine sa luma, nilagyan, ang mangyayari ay masisira. Sabi, burst, sasako. Kaya ano dapat yung remedyo? Dapat bagong alak at bagong para sabi doon, both are preserved. Bakit ba sinabi ito ng Panginoon? Ano yung rason bakit ito sinabi ng Panginoon noong panahon siya nangangaral? Dalawang bagay po mga kapatid ang kanyang rason bakit ito sinabi ng Panginoon. Una, yung tanong ng mga alagad ni John the Baptist. At yung una sa kanya ng mga Pariseo. Kasi during the time, ang Panginoong Jesus ay nandoon sa bahay ni Matthew. Kung babasahin niyo po doon sa taas po sa preceding verses, mabasa po ito na si Jesus Christ ay pumunta sa bahay ng isang tinatawag na during the time is tax collector. Yun nga si Matthew. At sa mga Hudyo po kasi mga kapatid, ang isang tax collector ang immediately na judgment sa kanila ay magnanakaw. Di ba? Kasi nga sila yung nagpapataw ng buwis sa mga Hudyo. Remember, I shared to you last time about the currency during that time na ang kanilang ginagamit na currency ay Roman currency. Tapos pag yan ay bibili ka sa temple, nagiging shekels po ay kinoconvert nila. So ito naman mga Hudyo na ito, dahil sila ngayon para naging bahagi sila ng Roman Empire para mangolekta ng tax, ang ginagawa ng mga tao ito, pinapatuhan. Eh wala namang magawa yung mga tao pag pinatuhan, di ba? Papatuhan ng 5% yung 1,000 mo. Para mo sila magagawa kasi pag hindi sila nakarecord ng bayad doon, ang Roman government naman ang sisimilisan nila. Kaya ang tao naman ngayon sa kanila ay mga taong makasalanan. Mga magnanakaw. At yung mga magnanakaw na sinasabi dito ng Biblia, doon ngayon kumakain ang ating Panginoong Jesus. And the shock of these Pharisees ay talagang wala naman talagang kumbaga, nagtataka sila why this, sinasabi nilang Messiah, hari ng mga Hudyo, ay nandoon sa mga
bugad ng mga magnanakaw or makasalanan. Kaya sabi nito, while Jesus having dinner with Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. In verse 11 said, sa 9, verse 11 said, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, actually, hindi si Jesus ang dinanong, kundi yung mga disipulo. Ano yung talong nila? Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Para sinasabi nila, kung totoo ba yung guru mo, alam ba niyo yung kalas? Alam niyo ba yung mga kasalamuhan niya? Kung talagang propeta yung guru niyo, kilala niyo ba yung mga tao na kapalibos sa kanya? Di ba mga tao makasalanan? That's how the Pharisees said to the disciples of Jesus Christ. Then sabi ng Panginoon in verse 12, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need the doctor. That's the failure of leadership of Israelites. Yung mga namumuno sa templo, nagkaroon siya ng tinatawag na personal spiritual pride. Pero sabi ng Panginoon, it is not the healthy who need the doctor, but the sick. But go and learn to this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but the sinner. So kita natin dito kung paano in-address ng Panginoon yung tanong ng mga Pariseo na yung mga Pariseo na ito, na spiritual leader during that time, masyado silang isolate sa mga taong mga kasalanan. But Jesus Christ, nung pumunta sa lupa, yun yung mga kasalanan niya. Kasi bakit? Alam ng Panginoon na kailangan siya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Then, in verse 14 na naman, again, John's disciples. Sino ba yung John? Sino ba yung John na ito? John the Baptist. Okay? Ibig sabihin, si John the Baptist, isa po sa mga hinula ng mga propeta na magiging forerunner of the Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi nilang siya yung isang tagasigaw doon sa ilan, a prophecy, a prophet, from the wilderness. At dahil nga marami naniwala kay Juan na siya yung the second coming of Elijah, siya yung ikalawang Elijah, nagkaroon po siya ng disciples. At para maging disciple po kayo ni John the Baptist during that time, ang number one na criteria, alam niyo yung number one na criteria? Criteria, number one, kailangan marunong kang kumain ng balang. Alam niyo yung balang? The grasshopper. If you want to become a disciple of John the Baptist during the time, number one, may pagka-exotic ka sa pagkain. You know what? That is very biblical. Yung kumain tayo ng grasshopper, biblical po yan, pero walang kumakain yan. Sa China, Thailand, Vietnam. Hindi, sa atin may kumakain tayo. Marami talaga may ibang tao kumakain yan. Sa Pilipinas, Pastor. Ikaw ba, kinakain na ibang tao? But I mean, for us as a Christian, kumakain ba kayo? Why? Okay? So can you imagine John the Baptist at yung kanyang mga disipulo, ito yun sa mga kinakain nila. At tinuturoan siya ni John the Baptist with regards for spirituality. At ang number one ating tunay nila rito ay yung pag-fasting. Sabi rito, how it is that we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast. Again, another question naman sa Panginoon Jesus. Kumbaga, nung una, sinabi ng mga Pharisees, akala ko ba yung guru ninyo banal? Ba't nangyayin sa labuha sa mga makasalanan? Then the second, just disciples naman, pabihira kami at mga Pariseo, nagpo-fasting kami. Akala ka nilang fasting during the time is twice a week. Pero kayo, ang tagawin ninyo, nakikipagkain sa mga makasalanan. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, He come up with the two metaphor. Number one is verse 15 said, Jesus answered, how can be the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, they will fast. Hindi na naiintindihan kung sino si Jesus na kakarap nila. Hindi na nauunawaan kung sino yung pinatatanungan nila. Na sinag-share pala yung Diyos na makapangyarihan na Messiah.
That's the problem. But then, kaya ang Panginoon, dalawang bagay na metaphor na ginawa niya, the bridegroom and the old wineskin and the new wine. The garments, the old garments, the new wine, and the wineskin. Ito po yung gusto kong pag-usapan natin. Noong panahon po na binigay ng Panginoon ito, naiintindihan niya ng mga tao during that time. They can easily understood what Jesus Christ is telling them. Na sila yung pinapatamaan. Pero sa atin ngayon, it seems like a little bit challenging to understand this kind of metaphor. Ano ba yung ibig sabihin during that time pag sinabi mong wine? Actually, wine is the number one serve na sineserve yan, lalo pa may kasalan. Because wine is a symbol of relationship. Para magkaroon ng magandang pagsasama, isang mag-asawa, lagi po yung may wine. Kaya nga doon sa wedding of Cana, nagulat sila bakit sinerve yung pinaka-the best wine. And supposed to be, yun po yung, supposed to be, yun po yung unang sineserve. Diba yung, it turns water into wine. Nung dumating ang Panginoon doon sa mag-asawa na yon, ginawa yung naghimala siya sa magitan ng it turns to water into wine. Kasi nga, kita lang doon na para maging maganda ang relasyon ng mag-asawa, kailangan talaga nila si Jesus. So dito, sa ating binasa, ano yung kapahulugan ng Panginoon? Bakit niya sinabi itong metaphor na ito? After siyang i-criticize ng dalawang group of people ito, bigla siyang nagsabi, walang tao na nagtatahi ng lumang damit at ilalagay ang bago. Wala yan. It's not the principle, if you have a garment, sabi ni Pastor Danilo, ikaw may garment ka, no? Yan ang negosyo mo. It is not good, it is not a good way to do that. Wala talagang gumagawa niyan. At the same time, kung kayo naman ay gumagawa ng alak, hindi rin yung ginagawa na yung bagong alak ilalagay sa lumang sisidlan. Kasi nga, pag ang bagong alak ay inilagay mo doon sa lumang sisidlan, ang nangyari kasi doon sa luma na, na-stretch na kasi yun. Kumbaga, pag nagkaroon ng fermentation yung wine sa loob ng wineskin na luma, the chances are, magkakaroon po ng evaporation yan, dahil nga hindi na-stretchable yung old wineskin, malutong na siya, ang mangyayari sa lakas ng pressure from the inside, sasabog talaga siya. Hindi kagaya ng bagong alak and bagong wineskin, kasi pag yung bagong wineskin, kumbaga fluffy pa siya, stretchable pa siya, kaya kahit na siya ay magkaroon ng fermentation cycle sa loob ng wineskin, kahit i-contain niya ng bagong wineskin. Ang ginagawa pala ng mga Hudyo para maging, parang magap, uli nila yung old wineskin, ang ginagawa nila dyan pala is binababa sa tubig at nilalagyan ng olive oil para yung smooth uli ng bumalik. Ayan, para magamit uli yung old wineskin. So may proseso, pero hindi nila basta-basta ginagamit yung old wineskin para ilagay yung alak. At alay mga kapatid, ang gustong patunayan ng Panginoon ito, bakit nilagay itong parable na ito, itong metaphor na ito, is about the way He teach people. Ito ay isang, yung wineskin kasi, simbolo ito ng, yung alak, simbolo ito ng kanya ng panibagong katuruan na nanggaling sa Panginoon Jesus. Because the disciples ni John, parang sinasabi nila, kami nga, nagpa-fasting kami. Parang they have the pride that, oh, Jesus Christ, but kailangan nagpa-fasting ka rin. We are doing fasting, you know. But what you are doing right now, you are eating with the sinners. Kumbaga, ang kanilang perception ng spiritual during that time, if you are doing fasting, you are very spiritual people. At ipinapakita po nila sa mga tao. And Jesus Christ now correcting them. Mali ang ginagawa nila. What is the purpose of fasting? Kung hindi naman kayo nililingap ng Diyos. What is the purpose of doing that, kung ang Diyos naman ay malayo sa inyo. Tanda natin, for 400 years, God never talked to His people.
Ibig sabihin, it is a tradition per se na ginagawa nila for how many years, pero wala naman nangyayari. And now Jesus Christ now came and trying now to give them the right answer to their spiritual. Now, if you want to have really a high spirituality, first, you need to accept my teaching. And when you accept my teaching, first, dapat tama yung wineskin. The wineskin is the symbol of the heart. The problem during the time, ito mga parasayos, they never accept and they reject the teaching of the Lord Jesus Christ. Kasi nga, hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ay isang Mesiyas. Ang tingin nila kay Jesus ay kakompetensya sa mga tao. Kasi nga, gusto nila sila yung mabigyan ng high regards sa mga tao. So, ang tingin nila kay Jesus Christ, kakompetensya. Kaya nga, nung nakita na si Jesus Christ na nakikipahalubilo sa mga tao, at gusto ko siya ng mga tao, itong mga pareseyo, yung mga salanda yung mga teacher ninyo. So, naiingit siya kasi ba, Jesus Christ is really the friend of sinners. So we need to something new this year also in order for us to have a new spirit that God given us. So nais kong dalhin kayo sa pag-aaral sa umaga ito, the word something new. Kaya tinanong ko kayo, do you have already a something new? Ngayon na ba kayong bagong gustong gawin sa taon na ito? Gustong matapos, gustong goal na hindi pa natapos ng last year, ano ba? Ano ba yung something new? So by sharing to you the word new, the acronym will help us to understand why Jesus Christ give this parable those two kinds of group of people. So we need something new. Letter N. Sabi doon, in verse 16 said, no one sew a patch and unstrung cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garments, making the tear worse. So, ano yung sabi ito? Number one is, yung letter N is, never expect God's favor to a life that's partially giving to God's will. Okay, ulitin ko. Number one is, never expect God's favor to a life that partly living to God's will. Ibig sabihin, namumuhay ka naman sa kalooban ni Lord, kaso nga lang, partial na. You have a partial way of living in God's will. Ang tabo nga dyan is the partial Christian. Kumbaga, Christian pag Sunday, pag Monday, hindi. Partial nga lang eh, di ba? Ano yung sabihin ng partial? Part-part lang. Diba? Part-part lang, okay? Sabihin, kung ano lang gusto niyang gawin sa buhay niya, parang mga parase, di ba? Kung ano lang gusto nilang ituro, tinuturo nila, kung ano lang gusto nilang gawin sa mga tao. Pero yun lang, pero yung buong kalooban talaga ng Diyos na gagawin nila, ayaw nila yun. Kaya partial lang yung pagiging buhay Christian nila. And remember this, the kind of life will never expect God's favor. If you're living in the will of God, partial lang yung mamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Tanda natin, God will never give His favor to you. Anong sabi sa James? Anong sabi niya sa James? Sinasagot niya yung panalangin ng isang tao pag ang tao ay hindi pabago-bago ang yun din yun, di ba? Minsan Kristiyano ka, minsan hindi. Di ba? Kumbaga, hindi, walang direksyon ng buhay. Di ba tayo nga rin, ayaw din natin makisama sa mga tao, walang patutunguhan. Tama ba ako? Di ba? Di hamas mo sa panampalataya, hamas sa Diyos, hamas mo sa Diyos. Gusto mo niyang pagpalain, ang problema lang, yung pamumuhay mo naman sa Diyos, partial-partial lang. Ito yung maghindi. Nag-alba ka, gusto mo isang buwan na sa ako. Wala naman ganun, di ba? Kahit naman sa mundo mo ito, di ba? Kung ano yung ginawa mo, yung babayaran mo, di ba? Missing with God also.
If you live like this, then yan naman ang response ng Panginoon. Kaya meron joke doon sa radio station sa Pilipinas eh. May joke po doon. Sabi doon, ang tao daw na nag-Kristiyanuhan ay napupunta sa langit-langitan. Partial kasi. Napaka-unfair naman siguro na partial ka, pero yung blessing mo, katulad ka ng mga tao, full, kumbaga, full blast kung magliko sa Panginoon. Ang Diyos ay pantay po siya kung magpala. So that kind of life, tandaan natin, hindi yan pagpapalain ng Panginoon. Kaya sabi doon, mas lalo pa magiging worse yung buhay niya. Kasi bakit? Can you imagine? The Holy Spirit speak to you, hindi mo siya sinusunod. What happened to you right now? Ano mangyayari sa puso mo? Lalo lang magiging matigas. Magiging insensitive lalo sa leading ng Panginoon. So it is unusual to a dressmaker to make a combined clothes of old and new. Kung isa kang dressmaker, alam mo yan, hindi pwedeng pagsamahin ang luma at ang bago. Pwede mo siguro pagsamahin yung magkaibang kulay, pero yung luma at bago, hindi mo pwedeng pagsamahin. That's the rule. Kasi nga, the chances are, pag ginawa mo yan, lalo masisira yung damit. Bumili ba kayo ng damit sa mga store, mga department store na yung kalahating kwelyo ay bago, yung kalahating ay luma? Bilili niyo ba yun? Diba? Bumili kayo ng pantalon, yun yung kalahati ng paa nyo, lumang-luma yung kalahati bago. Bumili ba kayo ng ganon? Diba? Yung putas-putas siguro, pwede yun. Kasi style daw yun, pero hindi luma yun. Pinutas-putasan lang. Pero talaga sabi mong luma na talaga, wala pong ganon. At wala rin kumpanya na magbebenta po ng ganon. Diba? Kasi nga, tiyak na walang bibili. Alala ko po nung high school kami. Nung high school po ako, siguro that was 1994. Tama yung calculation ko. Nauso po sa amin kasi yun. Alam niyo po yung Amben. sa mga batang 90s, baka hindi na ito alam, di ba? Ito yung klase ng pantalon na medyo hapis sa taas, pero sa baba, parang belt talaga, kaya nga Amben siya, belt talaga. At may sukat po yun, may sukat po sa amin yun. Masa na, sukat na nasa mga 19. Talagang asking ganun. Ngayon, pag naglalakad po yung mga barkada ko, dahil nga doon sa probinsya namin, hindi pa simentado yung ano yung kalsada. Napakalikap po kasi nagtutuwa. Parang may dumadaan na bulldozer pag tumaan sila, di ba? At ang matindi niyan, sa may bulsa, ipapalagay kami ng acronym. Halimbawa, yung bulsa likod. Pangalan po is Rafi Kalong, yung RC yan. Yan po yung ginagawa namin doon. Parang, yun, ba't nauso sa amin yun talaga? Halos lahat kami ginagawa. After naman nun, nauso naman yung straight cut. Ayan, sa mga 90s, parang hindi na nabutan yun. Mga 90s na naman. Straight na yung straight cut naman po talagang diretso. Kung 14 sa taas, mula sa may bala na, 14 po. Ba? So, nauso po sa amin yan. Pero isa po sa nakita ko, sa mga nagtatahi talaga, iba pa rin talaga yung tinatawag na tailor's feet. Alam niyo po doon sa Bulacan, meron po akong isang kaya ng tatay ko. Ang galing niyo po talagang magtahi. Talagang nagpatayo sa kanya ng barong, ng pantalon, talagang alam talaga hapit na hapit talaga sa'yo. At hindi ko po nakita doon na nilagay niya ng luma sa kabila at bago. Kasi nga, gusto niya yung kanyang mismong opera maestra. Sabi niya kasi sa akin, you know, Rabbi, yung binigay ng pagtatahi ay isa rin art yan. Kasi nga lang yung kumpare pagtatahi ko na namatay na rin. Pero magaling ko talaga siya magtahi. So, ano ang katotohanan ng mga kapatid? So, ayon ng Diyos ng half-hearted life Christian. Ayon mo talaga yan. Ang gusto ng Diyos is yung full or fully submitted and surrendered life sa Kanya. Kasi bakit? In Exodus chapter 20 verse 4 and 6, sabi doon, you shall not make for yourself an idol in a form of anything.
in heavens above or in earth beneath, in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Ako yung Diyos na mapaninubuhin sa Tagalog. Kumbaga, ayaw ni Lord na meron siyang kahati sa puso. Gusto ni Lord, buo yung puso mo sa Kanya. Kaya sabi niya rito, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generation to those who love me and keep my commands. Ibig sabihin, pag ginawa natin ang yung puso ng Panginoon, pag tayo ay sumunod sa Lord ng buong puso, pinagpapatay ng Panginoon, hindi lang tayo, pati yung mga generation. So the key of blessing sa buhay ninyo as sa inyong generation ay ikaw. Sabi mo, ako. Oh. Ikaw pala ngayon ang blessing sa iyong generasyon. So keep serving the Lord with all your heart because God has a promise. Sino rin naman may mana sa magulang? Wala. Ako po sa may balad, wala. Eh, patira ako ng mga anak namin nung nandun pa ako sa Pilipinas. Sabi niya, Dad, sabi niya ganyan, meron ako ipang mana sa amin. Sabi niya, ang hirap sagutin, di ba? Sa panahon ko na, sabi ko, meron anak, sabi ko, ang paanang palatayin ko, Pilipinas. Nye, sabi niya ganyan. Wala akong bahay, di ba? Parang yun natin, sabi ko, Lord, ba't ba ganun yung naramdaman ko? Parang hinahanapan ako ng anak ng mga ari-ari yan. Pero, the key of God for your generation is you right now. So if you become faithful to the Lord right now, tandaan mo, hindi ka na pagpapalain ng Diyos pati pa ngayong mga sarili. Mean, your next generation become also the blessing of this world. Sana, ambitionin po natin. Ambitionin natin. Para sa mga sumusunod na generasyon, wala nang mga curse, wala nang mga sumpa, kundi puro pagpapala. Kasi bakit, sinimulan mo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ganun pala ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi lang pala ikaw, pati sino, tinatanong niya yung mga salit lagi. Kasi minsan, we are too much limited in our perception na once we obey the Lord, tayo magpapalain. God said that when you obey Him, love Him, and His commandments, He show His love to a thousand generations. So what do you think, mga kapatid? Kalabisan ba sa Lord kung mag-demand siya na full surrender at full submission pa sa Kanya? What do you think? Kalabisan ba yan para pwede mo sabihin, Lord, sobra-sobra ko bumili sa akin. Kailangan talaga gawin ako full surrender, full submission. In fact, yan talaga ang narapat na gawin natin bilang Kanyang mga anak. Na tayo ay mag-submit at mag-surrender ng buhay sa Kanya. Bakit? Sino ba ang nag-sustain sa ating buhay? Siya, di ba? Sino ba ang nag-provide sa atin ng hangin sa loob ng isang taon? E paano kung si Lord half-hearted lang? Hanggang 6 months lang yung hangin mo. Di wala nga tayo dito, di ba? But God is faithful. So hindi niya pinutol yung hangin at kung si Lord ang maningin lang ng piso kada hininga mo. Ilan na kaya binabayaran mo kay Lord, di ba? Kaya naman yung kahit tulog ka, nagbabayad ka, di ba? Kasi humihinga ka. So sino ba ang nagbigay din sa atin, nag-provide sa atin ng tubig? Ang Diyos din, di ba? So makikita natin, talagang karapat dapat lang na bilang mga anak niya na tayo ay mag-submit at mag-surrender sa Kanyang kalooban. Why? Because God gave us everything. Amen po ba? Sana itong year na ito, turuan po natin yung ating buhay na mag-submit sa kalooban ng Diyos. That's your something new. Because remember, a life, never expect God's favor to a life that is living partially to
to the will of God. Ano nangyari doon sa asawa ni Lot? Noong sinabi ng Panginoon, God demanded na umalis na kayo sa Gomorrah at dumiretso na sa Kaburulan at huwag na huwag kayong meeting. Di ba? Dinimand yan ng Diyos. Huwag kang walang lilingon. Just go ahead. Kasi bakit? In just after 2 minutes, babagsak na ang mga kwet, gugunawin na itong city ng Gomorrah na ito. And rule number one for you, in order for you to escape this judgment, huwag na huwag kang lilingon. Sige na naman yung utos, huwag lilingon. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Lilingon. Ano nangyari sa kanya? Naging klase. Ang tanong, maalat kaya yun. Diba? So, imbes na siya ay nakatakas kasama ng kanyang pamilya because of that disobedience na ginawa niya. Kasi ang sabi doon ng mga scholars, ganun doon talaga kaganda ang Sodom at Gomorrah during that time. Para siyang soul city. At talagang lilingon mo sa sobrang kagandaan. Kasi sabi doon, gugunawin niyo na yung lugar na yan. In order for you to escape that judgment is to flee and never turn back. So, makita natin mga kapatid na pag tayo ay hindi tumutugon sa nais ng Panginoon, may mga nangyayari sa ating buhay na hindi maganda. So, hindi kaya minsan or madalas yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga problema, mga masakit, makikiraman nangyayari sa atin, ay bumakaya yan nang hindi tama nating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kaya yun? Ba't ko nasabi yan? Remember King David. Sino ang nakakilala kay King David? Ano yung ginawa ni King David? Di ba? During his time, anong ginawa niya? Siya yung hari ng Israel. He took all the virgins para maging asawa niya. Pero anong ginawa niya? Yung may asawa ng may asawa, yung pa yung kanyang inuma. Diba? And to escape from his sin, ano ginawa? Tinawag niya si Uriah, isang faithful soldier niya. Para nga, pag-uwi nga naman ng sundalo, pag-uwi doon sa labanan, di ba? Uuwi sa asawa, maaring sipingan, kasi nga, nabuntis na siya na si Bathsheba. Hindi po nangyari yon. Dahil nga doon si Uriah naman, ayaw naman niya, uuwi lang siya, pero yung kanyang mga kasama, and nasa tempo. Kaya, to make a long story short, hindi po nangyari yung gusto ni David. So, anong ginawa ni David? Tinawag si Joab, the general of the whole army of Israel. Ano sabi niya? Ilagay mo sa harapan si Uriah. Dahil sigurado yung mga patay siya. Kasi nga, di ba, junior time ang labanan noon is may mga first line, second line, third line. Yung pinakauna talagang line. Sigurado yun. Ikaw yung sasalo ng mga panang, mga sipa. To make a long story short, si David din nagkasala. Partially, he lived not in the will of God. So what happened to him? He suffered the consequences. Yes, God is a forgiving God. Ang Diyos ko talaga ay nagpapatawad. Pero yung consequence na ginawa mo, ay hindi mo siya pwede. Takasan. Halimbawa sa katawan natin, di ba, mataas na ng blood sugar level mo, yung mga kinakaya pa, mga chocolate, ice cream, di ba? Yung mga favorite, pag pila mo, we pray, Lord, alisin mo, karamdaman ko na to. Do you think that's logical sometimes? No? Kaya, minsan maging ano tayo, kumbaga kumayos tayo. So, nais ang Panginoon na fully surrender yung ating buhay sa Kanya. Para tayo ay pagpalain ng Panginoon. God wants to bless us. Pero dapat umayos mo lang tayo. Amen ba? Yes. Sabi mo siya ng tabi, aayos na ako. Sabi mo siya ng tabi, aayos na ako. The letter E is expect new ways of life since we decided to follow Jesus. Verse 17 says, neither do men
pour new wine into the old wineskin. If they do, the skin will burst, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. So once we obey the Lord Jesus Christ, isang bagay dapat natatandaan natin, may pagbabago dapat ang buhay natin. Amen, amen ba? Amen. Once you decide to obey and to become a follower of the Lord Jesus Christ, tandaan natin yan, expect new ways to come in you. Kung dati pag Sunday, tulog ka lang sa bahay ninyo, ma, hindi na. Next week ka ng Diyos, na-attend ka ng Sunday service. Para sinasabi lang dito sa verse 17, when we accept the Lord Jesus Christ, don't accept the Lord Jesus Christ in the old ways of our life. Marami kasing mga tao na, yes, si Jesus kilala nila, pero hindi naman na ginagawa yung nais ni Jesus. They accept the Lord Jesus Christ in their mind, but in their life is not. Diba? Kaya sabi ng verse 17, wala raw tao na naglalagay ng bagong alas sa lumang sisidlan. Kasi pag nangyari yon, masisira ang lumang sisidlan. So, dapat once we decide to obey the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, expect new ways or new lifestyle sa buhay natin. Since tayo ay naging follower ni Jesus, expected dapat na umaating ka ng church. Hindi ka na dapat sinusuyo. Hindi ka na dapat pinapalo pa ni Pastor, palo pa naman ako, mga leaders ng church. Dapat, alam mo na yan. Sana mamarap tayo this full year perfect attendance tayo hanggang 2025. Ano kaya ating mo magbigay tayo ng ganyan, no? At the end of year 2024, i-trace natin yung mga tao na perfect attendance. Bibigyan natin sila ng reward. Okay ba yun? Mukhang maganda yun ah. Di ba? Kaya Sister Rowley at si Ate Yoli, please, di ba? Yung mga attendance every Sunday, pakicompile ng maayos. At i-trace natin talaga yung mga tao uhaw sa Diyos. Siguro, expected natin siguro, talagang hindi ka makapunta ng Diyos, gaya ng ating mga kapatira, no? Ilan yung mga kapatid nga na wala? Si Sister Dara, wala. Kasi bakit? May sakit. Si Sister Risa, may sakit. Siguro yung mga ganyang bagay, naiintindihan natin yan, di ba? Alam naman na ating ka ng church, pero ubo ka ng ubo. Diba siguro parang nakakaya si Ate Walo kahit na. Pero minsan it's a challenge for us eh. Not to go beyond the limits of our body in order for us to be firm in our faith. Minsan may mga ganyang bagay, di ba? Na kahit na nilalagdag ka na. Kasi nga, you know, you want to, your desire to obey the Lord Jesus Christ. Ano nga naman kung nilalagdag ako at gusto sumunod sa'yo? So minsan i-challenge na nila yung mga sarili. Pero pag talaga hindi na kaya, yan naman ay acceptable naman yan. Kaya, dahil tayo ay follower ng Panginoon, isa sa mga in-expect ng Diyos sa atin ay isa tayo sa susuporta sa kanyang gawain. Kasi bakit? You are already a follower of our Lord Jesus Christ. Dati, wala kang sinusunod, pero ngayon meron pa ng sinusunod at in-expect ng Panginoon na gagawin mo yan. Bakit? In Hebrews chapter 10, verse 25 said, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit ang araw ng Panginoon. Kung meron mong sumusuporta sa gayong gawain, dapat ang mga tagusunod ni Jesus. Amen ba? So, ina-expect pa ng Panginoon yung mga tao ngayon dito, yung mga nandito ngayon under KCBC na bahagi ng katawan ng Panginoon. Ibig pa sabihin ito, mga to, mag-perfect attendance within the whole year. Pakitrace nga Ate Malo at Sister Rowie, di ba? At bibigyan natin yan ng premyo. Kasi bakit? Isa ka ng tagasunod ni Kristo. Iba na ang magiging way ng buhay. Iba na dapat yung takbo ng iyong kaisipan.
pagtagasulat na ng Panginoon. Minsan, may mga Kristiyanong hindi umatin ng church kasi bakit? Meron silang nakaaway sa loob ng church. Minsan, may mga Kristiyano na ano lang umatin ng church kasi bakit? Hindi sila napapasindaw sa loob ng church. Diba? Can you imagine that? Is that really the follower of the Lord Jesus Christ? Diba? Kung si Jesus kaya, nung siya ay nagbubuhat ng krus at tinigil sa kalagitnaan, meron ka din kaligtasan ngayon? Hindi, tinapos ang Panginoon eh. Mula doon sa 40 lashes hanggang ipapos sa krus, binuhat niya yung krus ng Kalbaryo, binuhat niya. He want to finish his mission para sa mga anak niyang minamahal at walang iba kundi tayo. And guys, pag atin lang natin yung pinag-uusapan natin, di ba meron mga sinasabi sa FB, kung hindi ka nga makarating sa church, sa langit pa kaya? Di ba? It's illogical. No? Kung pag-arong sakripisyo. Kung ikaw ay nagnanasang one day, you will go to paradise at hindi ka nga makapunta ng church, that's a big question. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na follower ni Jesus, hindi madrama sa buhay. Amen ba? Alas niyo na po yung mga drama niyo sa buhay, mga kapatid. Yung mga tampo-tampo na yan, yung mga hinigapin na siya. Tama na yan. We are now in 2024. It's time for you to be one of a committed follower of the Lord Jesus Christ. Baka ito na yung hinihintay mong breakthrough sa buhay mo. Baka sa iyong pagsunod sa Panginoon, baka sa iyong pagsubmit sa Diyos, biglang maayos ang buhay mo. Na matagal mo nang inaayos, pero hindi mo ito maayos-ayos. Baka ito na yung solusyon. Mga kapatid, ang totoong follower ni Kristo, walang drama yan sa buhay. Mainitan, magutuman yan, mawala ng pera, maglilipo niya. Kailan niya yung tagas yung sinusundan niya? He or she knows kung ano yung kanyang sinusundan. Ang Diyos ng kapangyarihan. Eh, walang drama yan. Kahit anong utos mo dyan, anong ipagawa mo dyan, walang reklamo yan kasi hindi siya dramatista. Ang dramatista lang naman yung mga nasa Batang Quiapo, di ba? Tawa kayo. Alam ko marami dyan sumusubay pa. Ano ba nangyari doon? Ano update? Walang mamatayan, ano? I don't know. Diba? Salamat sa Lord dahil 7 years na po ako magdinanood ng TV. Totoo lang, wala lang kaya nakaktista talaga. Kasi nung lumalak na yung mga anak ko, hindi na ako talaga ng TV namin. Yung TV namin noon na malaki yung likod, nasira na, hindi ko talaga pinagawa. Hindi na akong bilhin ng TV. Kasi nga, nakikita ko na hindi maganda minsan yung mga napapanood nila. Kaya, matagal na akong dinanood ng TV. Kaya pag tinanong nila ako, Batang Quiapo, sabi ko, wala akong idea kung ano yung Batang Quiapo. So mga kapatid, ang totoong follower ng Panginoon Jesus, walang drama yan sa buhay. Amen ba? Kahit na magpagod yan, magkasakit yan sa paglilingkod, hindi yan mag-reklamo. Ang sinasabi ng Bible sa Hebrew chapter 11, verse 6. Without faith, no one can please the Lord. And those who earnestly seek the Lord will be rewarded by God. Ayun mga kapatid, ang kagandahan nito, tatapatan ng Diyos yung mga sakripisyo mo sa Kanya. Kayang tapatan niya ng Diyos. Kayang triplihin. Yung tingin mo na sa pagsunod mo may nawala sa buhay mo, kayang ibalik ng Diyos yun. Nang higit pa sa iyong inaasahan. Just like what happened to Job. So ito po yung inatin doon sa ating new is expect new ways of life since we decided to follow the Lord Jesus Christ. And the last is the word the letter W. It stands for well pruned.
P-R-U-N-U-P-O-P-R-O-N. Okay. Well, prune life in which nurtured by the Holy Spirit. Kasi sabi doon, they pour new wine into the new wineskin and both are preserved. Ibig sabihin, it's the only way to a Christian, to have a vibrant Christian life is by the impartation of the Holy Spirit. Lahat po tayo dito nakadepende sa pagkilos ng Holy Spirit. Because during that time, wine symbol the Spirit. How can you receive the spiritual favor of God in your life if you are living in a sinful way? Paano? Diba? Masasayang at matatapon lang yung mga blessing na yun. But if you want to receive the blessing of God, you need to renew your heart and mind. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12, sabi niya rito, basahin ko lang po, Romans chapter 12, verse 1 and 2, may sinasabi po ang salita ng Diyos. Babasahin ko po sa New Living Translation, sabi dito, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice." Alam niyo po yung sacrifice in the Old Testament, pinapatay po yan. Just like what happened to the to Isaac. Di ba? Nung sabi ni Lord, i-offer natin si Abraham, ay si Isaac, Abraham. So si Abraham naman wala siyang pagdududa. He wants to offer his firstborn child, yung talagang promise ng Panginoon sa kanya. At ang pag-offer po doon ay papatayin. But in the New Testament, sabi rito, offer your body as a living sacrifice. Kailangan po mga kapatid ng mga tao ngayon na mga ehemplong anak ng Diyos. This word now is doing so far to the Lord. At kailangan na ng mga tao, ng mga bagong generasyon na magbibigay sa kanila ng ibig sabihin ng pagsunod sa Diyos. Sana tayo. And sabi rito, this is the true way to worship Him. Don't be copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know how God's will for you, which is good and pleasing and perfect. By renewing your mind, by changing the way you think, then you will sense what is good, perfect, and pleasing to the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, malalaman mo na ang nais ng Diyos sa buhay mo. Malalaman mo na yung totoong direksyon ng buhay mo. Malalaman mo na yung tinuturo ng Diyos sa buhay mo. At dahil dyan, you are a become a living sacrifice in the sight of God. Maybe minsan makapunin ang pagiging buhay Kristiyano ay hindi madali. Totoo ko yun. Because maraming mga challenges, maraming mga sacrifices. Pero tandaan natin mga kapatid, if we are in the Lord Jesus Christ, if we are nurtured by the power of the Holy Spirit, we can make yung mga bagay na hindi natin mahirap. We can love a person that is unlovable in our sight. We will serve the Lord with patiently, na dati parang boring na boring na mungo, pagsandi pero naiinjure mo na because of the Holy Spirit in you. Dati parang yung pagbabasa mo ng Bible, parang hindi mo naiintindihan. Pero dahil nga, you want to become a living sacrifice in the sight of God. Once you read the Bible, it become now, parang naging isa na siyang video na nakikita mo yung nangyayari. Parang naging visual na yung mga letra, no? Parang sinabing, tumawid sila doon sa Red Sea, parang na-imagine mo yung pagtawid nila, di ba? It become now, talagang a spiritual, kumbaga, visible na sa mata mo
ang salita ng Panginoon. And by that, you are the Holy Spirit nurturing your new life in the Lord Jesus Christ. You want something new in your life? This the Lord means for you. Ano yung una? Never expect God's favor to a life that is partially living to God's will. Yung pangalawa is expect new ways of life. Since you and I decided to follow the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, magkakaroon ka na ng focus and priority. And the last is well-pruned life in which nurtured by the Holy Spirit. That is something new that God wants us to do this week. Now, mga kapatid, dalahin ko bilang pastor ng kongregasyon na ito. One of my greatest maybe fulfillment is makita ko mismo sa ating mga mata kung paano ka pinapapalan ng Diyos. And that's my greatest desire. I always imagine when pag ako'y mahihiga na pag ako'y mag-pray sa kongregasyon ito, I always visualize in my eyes, Lord, I want to see ng mga anak mo. Pag nakita ko sila, grabe yung pagpapalan nila. And yung glory ng Panginoon na nakikita ko sa kanila. That's my prayer for you. And may that desire of your servant will be happen this year. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa paalala niyo po ng salita sa amin. Tunay, Lord, na wala kang magagawa pag kami hiwalay sa iyo. Apart from your Father, we can do nothing. Thank you, Lord God, for calling us in this time of life to have journey with you. Lord, marami po kayong mga dapat gawin sa buhay na ito. Marami kayong mga pangarap. But Lord, if those dreams are yours, Lord God, tutulungan mo kami makamtan dito, Panginoon. Sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, sa aking mga kapatid nandito ngayon, that this year, Lord God, pagpapalain mo at pagyayabuhin mo ang mga buhay nila. Whatever the struggle that they faced last year, 2023, Lord, this year, 2024, they are now more than conquerors of God. Dahil marami na nang pinatunayan noong nakaraang taon at itong taon na ito, Panginoon, mas marami pang patutunayan sa buhay nila. Salamat po. We bring back all the glory to you in the name of Jesus. Amen. At ipagpala Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kung lahat ay tayo at awinin po natin ang doxology. Taas po natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagsamba sa Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Receive the blessing of God. In Jesus' name, amen. Praise God.